Unahin na natin ang ating unang contender. Siyempre, kaya nga natin siya unahin. Ang ating contender mula sa Metro Manila na si Eloiza Donke. Tama ba? Si Eloiza Donke. Kaya nga, pinasa ko talaga sa inyo. Eloiza! Eloiza! Donke! Hote! Ay, mall pala yun. Donke! Eloiza Don! Eloiza Don! Doon ka po, Miss Donke. Hi, Eloiza! Hello po. Taga saan ka sa Metro Manila? Sa Sauyo po. Novaliches. Sa Novaliches. Taga din ako eh. Japan yun? Ha? Donke? Mga Donke. Donke. Don Quixote. Iba yun? Shopping center yun. Sorry. Bumabaha ba dyan sa lugar nyo? Hindi po. Hindi kasi di ba may mga lugar sa Manila. May ibang parts lang po. Pero sa amin po hindi. Hindi. Nasa taas sila. Nasa ano sila, naka-elevate. Swerte sila pag ano, syempre. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo, Eloiza? Sa ngayon po nag... workshop po ako ng singing, tapos hindi pa po kasi, wala pa po kasi kami pasok, kaya ano. Wala pa pasok. Saan nag-workshop? Sa Artist League po. Artist League. Sa ano po? Artistic. Artist League. Art District. Art District. Basta yun yun. Ayun na yun. Ilang buwan ka na ba o taon nag-workshop? Doon po, mga a year pa lang po. Pero dati pa po ako kumakanta. Ooh. What age ka ba nag-start kumanta? Nung 7 years old po ako. Doon po ako nagsimula mag-workshop, mga ganito. Pero paano na-discover yun? Kasi 7 years old, pwedeng mas bata ka na-discover na kung paano maganda. Meron ka palang talent sa pagkanta. Ano po, nung... in-invite na po kasi kami, nakita kami sa mall, tapos in-invite po kami na mag-workshop sa kanila, tapos tinry ko po, and then may acting po sila, may modeling, may dancing, may singing din po, so tinry ko po yung singing. Parang hinasa na po namin. Hinasa. Oh. Pero bago yung workshop, alam mo na marunong kang kumanta. Opo, pero hindi po kami nag-workshop. Parang katuwaan lang po namin. Doon lang talaga nag-start yung, na-boost yung kumpiyansa mo nung nag-workshop. Kasi nagka-formal training ano ba yung mga natutunan mo sa pag-workshop mo? Siyempre po yung confidence po na bi-build ko sa mga guestings, mga ganun po sa mga show. Tapos po yung tamang tono, yung mga ganun po. Tapos yung projection ng voice. Uy. And yung, ano po, yung parang breathing po. Tapos yung mga riffs, medyo advanced na. Uy, may mga ganun palang talaga. Nervous yun, ha? Eloiza, kapag nagwo-workshop ka, ano yung mga natututunan mo na hindi mo matututunan kapag hindi ka nag-workshop? Siyempre po yung ano, yung tamang tono po, minsan di mo mapapansin na sisintonado ka na pala. Tapos yung confidence po kasi hindi naman po siya basta-bastang mabibuild. Totoo yun. Through experience din naman kasi na training yung confidence. Sino ba nag-push sa'yo na mag-voice lesson ka? Ako lang po, pero sinuportahan po ako ng parents ko. Yung parents mo ba kumakanta din sila? Yung papa ko po, nagigitara po siya. Mahilig po siya mag-gitara. Pero yung mama ko po, hindi. So, sino ba mga musical influences mo? Like mga idols mo sa pagkanta? Opo. Sino-sino? Ay, mga idols ko po na singers. Tinititigan ka niya. Na dancer. The singer! Ay, po, si Ed Sheeran po kasi ano po, ang full of heart po yung mga songs. Tsaka songwriter din at the same time si Ed Sheeran. Tsaka si, ano po, si Christina Perry. Mm. Yung mga kanta niyo po kasi parang ang daming feels, ganun. Parang ano ah, parang folk, niya. Ano yun, folk yan, di ba? May pagkaganyan yung genre ni Ed Sheeran tsaka nila Christina Perry. Tama ba? Ano ba genre nila? May pagka-pop din po. May pagka-pop. Country pop? May ganun ba? Apo. Meron din. Acoustic yung kay Ed Sheeran eh. Acoustic pop. Apo. Sa guitara. Pero eto, nandito ka na sa tawag ng tanghalan. Ano ba ang iyong ipinaglalaban at nandito ka ngayon? Siyempre po, pinaglalaban ko yung pangarap ko. And tsaka, since di po ako masyadong sumasali ng contest dati kasi ano po, mababa po yung confidence ko sa sarili ko. Kaya ngayon lang po ako sumasali ng mga contest. Yes. Very good. At least, di ba? Yes. Pero kahit na... Kunyari, hindi ka pala rin, huwag ka madedesparten. Laban pa rin. Laban lang. Tsaka bata pa siya.